Welcome to Kang TV. Gusto mo bang i-record ang iyong computer screen para makalikha ng visually engaging materials? Na walang watermarks at walang monthly fees? Pwes, tapos na ang problema mo. Dahil meron akong bagong software na ibabahagi sa'yo na tiyak na magugustuhan mo. Pero bago ang lahat, meron lang sana akong munting kahilingan. Kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. For today's video ay pag-uusapan natin kung paano i-record ang screen ng ating laptop ng libre, walang watermark at walang time limits. Ituturo ko sa inyo kung paano i-download, i-install at gamitin ang Precam sa ating mga laptop. Una ay i-open muna natin ang Google Chrome at i-type sa search box ang Precam Recorder. Then type Enter. Click natin ang pinakauna at dadalhin tayo nito sa prescreenrecording.com. I-type lang ang email, then click Download. At magsisimula ng mag-download ang ating installer. Antayin lang natin ng konti. Then i-click natin ang downloaded file para magsimula na ang installation. Para makita nyo ng malinaw ang buong proseso ng installation at kung paano magamit ang Precam, ay gagamit ako ng cellphone para makuha na ng mismong screen at may lalabas na ganito. Click mo lang ang install, then click Yes. And then click Launch. At yan na! Pwede na tayong mag-record ng ating screen. Click natin ang New Recording. I-drag lang natin ng konti at i-resize ang frame para ma-record ang buong screen. Kung ano lang ang matapatan o masakop ng frame, ayun lang ang mare-record. So pwede mong palitin ang frame, pero di mo pwedeng palakihin ang lagpas sa ating screen. Pumili muna tayo ng PowerPoint para maipakita ang screen recording. Ah, pwede na siguro itong enrollment. Click ang slideshow. Then i-click ang red button para mag-start. Pwede mo rin pindutin ang speaker icon para ma-record ang iyong boses. Sa puntong ito, ay hahayaan ko lang na nakamute. Then magkakaroon ng countdown. 3, 2, 1. Kung naka-automatic ang transitions at animations ng inyong PowerPoint, ay hahayaan mo lang siyang mag-play or mag-slideshow hanggang sa matapos. Pero kung on mouse click, antabay ka at unti-unting i-click ang mouse one at a time. Then kung umabot na sa huling slide, ay pindutin ang escape button sa inyong keyboard para huminto ang recording at makita ang ating na-i-record. Click natin ang play. Sa nakikita nyo ay walang watermark sa mga gilid
o sa anumang bahagi ng ating video. Para ma-save, i-click lang ang Save as Video icon sa itaas. Then pili ka ng location, sa documents ko na lang ilalagay, then i-type ang file name, Enrollment in the New Normal. Then makikita mo ang file format. WMB lang ang format na nakli-create ng Precamp. Then click Save. At magsisimula ng mag-export ang ating video. At yan na, nasave na ang ating video. Kung gusto mo uling mag-record, ay i-click lang ang new recording sa itaas. At pag may lumabas na ganito, click lang ang yes. Hindi lang PowerPoint ang pwedeng ma-screen record. Sa katunayan, lahat ng nakaproject sa screen, mapa-video man yan, text, images, music, o kahit ang simpleng pag-search natin sa internet, ay pwede nating ma-record. Ito ang gamit ko kanina habang nagse-search at nagda-download ng installer. Kaya na-record at napanood nyo ang tutorial na ito. Maging sa mga nauna kong tutorials ay ito na ang gamit ko. I-play natin. Click play. Sa katunayan, hindi lang pagre-record ng screen ang pwedeng magawa sa Precamp. Click natin ang edit button sa itaas. Then makikita mo ang na-record mo sa screen. Pwede mong i-trim at i-delete ang mga hindi mahalagang bahagi sa video. Pwede rin maalis ang background noise. Pwede rin i-adjust ang volume, maglagay ng ibang effects, at i-mute ang sound sa ilang bahagi ng video. Pwedeng i-save ang video as WMB, HD ang quality, 720p, at ang pinakamalupit dyan ay pwede mo siyang ma-upload agad-agad sa YouTube. Kung di ka pa na-satisfy, sa free version, meron silang tinatawag na pro version. Paalala lang, hindi ako binayaran para i-promote ang software na ito. Sarili ko pong desisyon ang paggawa ng reviews at tutorial para dito. Alamin natin ang pagkakaiba ng free version sa pro version. Select recording area, parehas may check. Record mic and system sounds, parehas may check. Highlight cursor, parehas may check. Trim videos, parehas may check. Remove noise and adjust volume, parehas may check. Direct upload to YouTube, parehas may check. Video format, dito sila nagkaiba. Sa free version, WMB. And then sa pro version, MP4. Recording quality, 760p ang pre, 1080p ang pro. Yung mga sumunod na mga features ay makikita lamang sa pro version. Multi-track timeline, record a separate voiceover, record webcam, record screen and webcam at the same time, add annotations, add video from computer, insert music, insert shapes and pictures, insert text, transition effects, direct sharing to LMS, cloud sharing. Pag pinag-usapan naman ng price, sa Precamp, walang babayaran. Libre. Libre mo siyang ma-access. Pero sa pro version, magbabayad ka ng $227 per year. Nasa pro version na nga ang lahat ng magagandang features.
Subalit sa loob ng isang taon ay magbabayad ka ng 11,350 pesos. Dito na lang ako sa free version. Sasamantalahin ko na lang hanggang available pa. Kung gusto nyong subukan ang free trial ng pro version, just click this icon. Sa mga interesado na magkaroon ng free cam, ay ilalagay ko ang link sa description box. At kung nagustuhan mo ang ating video, ihingi lang sana ako ng konting pabor. Huwag mong kakalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. O paano? Hanggang dito na lang! Kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat!